Dear Lady Love TV. Pain and love, my man. Patawad, mahal. Mahal kita pero ayoko na. Narito na ang ikalawang bahagi. Open ang rooftop ng pinagawang bahay ng mag-asawang Vijay at Savvy. May mga lounge chair doon kung saan nakahiga ang magpipinsan. Si Vijay ay nasa pinakadulo mula sa kanan. Katabi naman nito si Julius. Kasunod na si Sarah, nakatabi naman ni Clara. May isang oras na ba tayo rito? Tanong ni Julius habang umiinom ng juice. Nakatank top ito at shorts. Huwag ka mag-alala, hindi pa rin nagbabago ang kulay mo. Si BJ yon. Kaya tayo nandito para magpatan. Iwala pa nga tayong kalahating oras eh. One-piece bathing suit ang suot nito habang nagbabasa ng libro. Tanda ako, sabi ni Clara. Sinamahan ko lang kayo. Nakatsuba shorts naman ang babae. Hawak nito ang tablet at may tinitingnan din sa internet. Sa totoo lang, kayo lang talaga yung magiging tan. Pagkatapos nating magbilad sa araw, ako ang negrita. Matabang na komento naman ni Sarah. Spaghetti strap na blouse at cotton shorts naman ang suot niya. Siya ang pinakamorena sa kanilang apat. Nagbabrowse si Sarah sa cellphone ng mga sandaling iyon. Tumitingin siya ng flower arrangement sa Google. Nagpaplano na rin kasi si BJ na magtayo ng flower shop sa Baguio. Sa tingin niya, magandang idea yon. Lahat ng tatlong kasama niya ay may mga asawa na. Ang asawa ni BJ ay si Savvy, na kaibigan naman ni Micah, nahipag ni Sarah. Pero wala pang anak ang mga ito. Si Julius ay may asawa na rin. Si Will. May farm sa Cordillera ang asawa nito. Pero madalas pa rin si Julius sa Kanaway. Si Clara naman ay kasal na sa pinsan niyang si Luke. Hindi pa rin nagkakabibi ang mga ito. Sa kanilang apat, si Sarah lang ang walang asawa. Actually, sa kanilang lahat na magpipinsan, siya lang ang single. Kung hindi man may asawa, engaged na ang lahat. Ironic dahil siya ang una nag-asawa sa kanila. Mas nauna pa nga siya sa panganay na kapatid na si Kuya Achilles. Pero siya ngayon ang nag-iisa. Kung hindi lang sana nawala ang... Don't even go there, Sarah. Saan ba mas magandang pumunta? Sa Japan or Korea? Tanong ni Clara. Bakit? Tanong uli ni Sarah. Sa lahat ng taga-Kanaway na hindi nila kamag-anak, si Clara ang pinakamalapit sa kanila magpipinsan. Ang babae ang una niyang naging kaibigan doon. Magbabakasyon kami ni Luke, mga 2 weeks daw. Gusto na kasi namin magka-baby. Kailangan talaga sa ibang bansa paggagawa ng baby? Hindubad ni BJ ang shades at binaba ang hawak na libro. Nakaarko ang mga kilay nito. Natawa si na Clara, Julius, kaya nakitawa na rin si Sarah. Bakasyon na rin kasi namin. Never pa kami lumabas ng bansa mula na magpakasal kami. Ayaw naman niya sa US o kahit sa European countries. Sa Japan na lang, suhestyon ni Sarah. Spring ngayon sa Japan kaya maganda. Spring din naman yata sa Korea. Gate naman ang isa. Pero kahit alin doon okay naman. Tumangutang si Clara. Pinagpatuloy nito ang pagbabrowse sa tablet. 8:30 pa lang ng umaga kaya hindi pa ganoon katingkad ang sikat ng araw. Napakaganda ng asul na langit na nakakalata ng mga ulap. Hanga si Sarah sa mga tao na kaya mag-imagine ng kung ano-anong bagay sa ulap. Wala naman kasi siyang nakikitang korte. Cotton candy, yun na ang best niya na kaya niyang i-imagine sa mga ulap. Bihira ang ganoong panahon sa Kanaway kaya sinasamantala nila. Kung hindi maulan kasi maulap naman. Pumikit siya at malayan din naman sa mukha ang init na dala ng araw. Totoo ba to? Maya-maya ay sabi ni BJ. Ang sabi dito sa novel na binabasa ko, minsan daw ay nagtatagpo ang araw at buwan sa iisang langit. Really? That's interesting. Komento naman ni Julius. Pero parang totoo naman, di ba? Oo nga. Para nakakakita naman tayo minsan ng buwan, lalo na paghapon. Sang-ayon ni Clara. Imposible yon. Mabilis na gut ni Sarah na nakakunot pa ng bahagya ang noo. Sun and moon never meet in the same sky. They are separated forever. Ang araw ay para sa umaga at ang buwan ay sa gabi. Ganun sila. Kaya hindi sila pwede magsama o ni magkita. Oh,
Nagkamali lang siguro yung author nitong libro, nasabi ni BJ. Fictional naman yan. Siguro inilagay lang ng writer for added effect, komento ni Julius. Pero alam mo, Sarah, ang ibig mo bang sabihin, hindi pwedeng magtagpo sa iisang langit ang araw at buwan ay yung myth. Ay hindi posible talaga kasi, giit naman ni Clara. Huminga ng malalim si Sarah. Ayaw niya makipagdebate ng ganoon kaaga. Hindi kasi naiintindihan ni Clara ang kanyang punto. Naghigab si PJ. Ayoko nang basahin to. Hindi na nito binasa ang libro at isinara na ng tuluyan. Nakatitig si Sarah sa libro. Nakatalikod iyon sa kanya. Na-curious siya kung sino ang author at kung ano ang title. Pwede ko bang makita yung libro? Tanong niya. Sure, sagot ni BJ. Ikaw ang araw at ako ang buwan ang title ng libro. Tiningnan niya ang synopsis sa likod. Gustong magpaalam ng araw sa buwan, pero hindi niya nagawa dahil nagpakita pa rin sila. Sa mga oras na hindi sila nagtatagpo, ginagawa ng araw ang lahat para makalimutan ang pag-ibig niya sa buwan. Nagagawa na sana niya. Pero bigla naman dumating ang oras na nagkita na uli sila. Tuwing nakikita ng buwan, ay nababaliwala ang lahat ng pagsisikap ng araw na makalimutan ito. Isang sulyep lang sa buwan ay nagbabalik agad ang lahat ng damdamin ng araw para dito. Biglang kumunot ang noo ni Sarah. Myth book ba to? Hindi, it's a novel. Subukan mong basahin. Baka magustuhan mo, sagot ni BJ. Tumitig si Sarah sa cover ng libro. Nahahati yun sa gitna. Ang kalahati ay umaga at naroon ang araw. Ang kalahati naman ay gabi at naroon ang buwan. Hindi naman siya busy. Pwede niyang basahin na pampaantok ang libro sa gabi bago siya matulog. Pagpasok sa loob ng bahay ni Kuya Aquiles, dinig ni Sarah ang mataginting na halakhak ng mga pamangkin. Nakita niya sa sala ng bahay ang mag-ama. Her brother was in all fours. Nakasakay sa likod nito ang mga anak na sina Gustavo at Jemima. Gustavo was 3.5 while Jemima was 2. Ang hipag niyan si Micah ay nakaupo sa couch, nakataas sa mga paa ng babae. 6 na buwan na siya nito sa pangatlong anak. May malawak ng ngiti sa mga labi ang kanyang hipag habang pinapanood ang paglalaro ng mag-aama. Ayaw niyang istorbohin ang mga anak pero para makaakyat sa kwarto niya, sa itaas ay wala siyang ibang madaraanan kundi sa bahaging iyon. Si Gustavo ang unang nakakita sa kanya. Lumawak panlalo ang ngiti nito at tumakbo palapit sa kanya. Tita Sarah! Lumuhod siya at niyakap ang bata. Pati si Jemima ay tumakbo na rin palapit sa kanya. Kung ano ang ginagawa ng kuya ay ginagaya nito. Niyakap niya ang pamangkin. Kasama na niya mga ito mula pa ng ipinanganak. Hindi kasi siya umaalis sa bahay ng kapatid. Hindi dahil sa walang mapupuntahan si Sarah. Pwede siyang magpagawa ng sariling bahay dahil may pera siya. Ayaw lang talaga niya magsarili. Kahit may mga kasama kasi, nag-iisa pa rin ang pakiramdam niya. Lalo na kapag talagang nagsolo siya sa buhay. Kaya doon muna siya. Hindi pa naman siya tinataboy ng kuya niya. Okay din naman sila ni Micah kahit pa nakababatang kapatid nito ang kanyang ex-husband. Tita, sabi mo po, sama ko sa hot spring. Kailan? Pwede po ba nauna? Tanong ni Gustavo. Me too, tita. Si Jemima naman yon. Isang araw na lang, promise. Sagot niya at parehong hinaligan sa ulo ang mga pamangkin. Nang tumayo siya, bumalik na ang mga ito sa daddy nila. Anong libro yan? Tanong ni Micah na nakaturo sa librong hawak niya. Iniharap niya ang cover ng libro. Kilala mo? Umiling si Micah. Bagong author lang siguro. Is it good? Hindi ko pa nasisimulan. Magbibihis lang muna ako ha. Paalam niya bago mabilis na umakyat sa hagdan. Pagpasok sa loob ng kwarto, dumiretso siya sa closet at naghanap ng maisusuot. Iyon na ang kwarto niya mula pa nang maitayo ang bahay ng Kuya Aquiles niya. Maraming nangyari sa kwartong yon. Doon sila una nagsama ni Eugene. Doon din sila una nag-away at doon sila naghiwalay. Kung tutuusin, dapat e-traumatize siya sa kwartong yon.
pero hindi niya magawang iwan. It had been a part of her. Sa lahat ng mga dimesa na nakatira doon, si Sarah lang ang nagpunta ng Maynila para doon mag-aral. Ang pinsan kasi nila na si Shandy ay sa Maynila naman talaga nakatira. Kahit ayaw ni Kuya Achilles ay nagpumilit siya. Ipinangako kasi niya na kapag nakapagtapos na, babalik siya sa Kanaway para tulungan ito sa pagpapalakad ng lugar. Tinupad naman niya. Bumalik talaga siya. Pero may kasama. She must be pimsing because he was being moody and sentimental. 7 years ago. Sarah, sandali lang. Tumigil si Sarah sa paglalakad nang marinig ang boses na tumawag sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Yunjin ang papalapit sa kanya. Pinigil niya ang napangiti. Baka kasi isipin na lalaki na tuwang-tuwa siya dahil sinusundan na naman ito. Pero sa totoo lang ay natutuwa talaga siya. Yunjin, sabi niya. Tumigil ang lalaki sa mismong harap niya. Medyo nagulo ng hangin ang buhok nito. Dahil siguro sa pagmamadali, nakasuot ito ng blue na long sleeve polo na nakatucked in sa slacks. May itim na necktie din at naka-black shoes. Kabaligtaran iyon sa Nike shoes niya, ripped jeans at knitted shirt. Yunjin was handsome. Mukha pang mabango. Hindi pa niya masabi kung mabango nga ito dahil hindi pa naman nakakalapit ng husto ang lalaki sa kanya. Wish lang niya. Nasisiraan ka na yata ng bait, Sarah. Hindi basta-basta na-attract si Sarah sa lalaki kahit gaano pa ito kagwapo. But Yunjin was different. He was handsome but he was also awkward. Hindi siya sigurado kung natural ba sa lalaki na nabubulol at nagkakamali. Kung natural yun, masaya siya para rito dahil hindi pa natatanggal sa trabaho. Bago lang yata si Yunjin sa bangko kung saan siya may account. Mahigit 3 taon na ang account niya sa bangko pero may 1 buwan pa lang mula nang una niyang makita ang lalaki roon. Uuwi ka na ba? Tanong ni Yunjin. O may iba ka pang pupuntahan? Uuwi na siya. Sa totoo lang, kanina pa siya dapat na nakauwi. Pero sinadya niyang pumunta lang sa bangko ng late kung kailan malapit ang lunch break. Hindi siya sigurado, pero gusto lang niyang malaman kung may dapat ba siyang asahan kay Yunjin. 5 beses na siyang nakikita ang lalaki. Unang beses ay noong nagkamali ito sa transaction. He looked really nervous. Sa 2nd beses ay lumabas si Yunjin ng bangko at nagpakilala sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang ninerbiyose na ekspresyon nito. 3rd beses ay nasundan siya nito. Naiwan daw niya ang kanyang panyo. Oo nga pala, sinadya niya iyon. 4th beses ay sumunod ito sa kanya at tinanong kung saan siya nakatira. Siyempre, hindi niya sinabi. Kung tanungin kung nag-aaral siya ay sumagot siya ng oo. Ngayon ang 5th beses. Uuwi na ako. Parang namutla ng husto si Yunjin. Nag-alala siya nang baka bigla na lamang matumba ang lalaki. Okay ka lang ba? Luminga siya sa paligid. Gusto mo ba ng tubig? Umiling ito. Okay lang ako. So, huminga ito ng malalim. He was really weird but cute. So, lunch break na kasi namin. Gusto ko sanang lumunok na naman ito. Gusto sana kitang yayain na mag-lunch? Hindi ako masamang tao. Ipapakita ko sa iyo yung ID ko para maniwala ka. Kumapa ito sa bulsa para ngumiwi. Naiwan ko pala yung wallet ko sa loob. Pero hindi talaga ako masamang tao. I'm Yunjin Cruz, 22 years old. Hindi lang din sa Maynila nakatira. And I just want to eat lunch with you. Dito lang sa malapit at sa maraming tao para hindi ka mag-alala ha. Yunjin, singit ni Sarah. Breathe. Unti-unting pinakawala ni Yunjin ang pinipigil na paghinga. May masarap na pasta house malapit dito. Tatawid lang tayo ng kalsada. Hayun lang, may itinuro ito. Hindi tayo magtatagal. Yunjin, singit uli niya. Namumula na ang mukha ng lalaki dahil sa sobrang puti nito ay halatang halata ang pamumula. Dahil sa nerbiyo siguro. Ayas, bakit mo ako niyayayang mag-lunch? Hindi mo naman ako kakilala. Maliban sa pangalan ko, wala ka nang ibang alam pa sa akin. Iyon na nga mismo, hindi mo rin naman ako kilala. Hindi rin kita kilala, but I hope to get to know you better. So please, have lunch with me. Seryosong-seryosong ekspresyon ni Yunjin
pero may bahid pa rin ang kaba. Give me one good reason why I should go with you. Tinitigan ni Sarah ang lalaki sa mga mata. His dark brown eyes that kept on hunting her. Kapag natutulala, iniisip niya ang mga mata nito at ang paraan ng pagtingin sa kanya. As if he had missed her. As if he wanted to see no one but her. Dahil gusto mo rin ako makilala. Sa pagkakataong yun ay buo ang boses ni Eugene at seryosong seryoso. Napakurap si Sarah. Alam ba ng lalaki na binagalan talaga niya ang paglakad ngayon palabas ng bangko para maabutan siya kung sakaling maisipan nitong sumunod? I mean, gusto mo rin naman siguro ako makilala. Bumalik na naman ang ninerbiyose na ekspresyon nito. Dalawang beses na nasabi ng lalaki ang salitang siguro. Bahagyang natawa si Sarah. He was too adorable to become a psycho. Nararamdaman kasi niya na mabuting tao si Eugene. Kung hindi, hindi siya maa-attract dito. Saan tayo magla-lunch? Maya-maya ay tanong niya. Payag ka na ba? Oo, talaga? Pinigil niyang matawa. Gusto mo bang magbago yung isip ko? No, pabiglang sabi nito. Ano, sinisiguro ko lang. Unti-unti itong umiti kaya lumabas ang dimple sa kaliwang pisngi. Let's go? Tumango siya. Kinakabahan siya pero walang warning sa kanyang isip na hindi niya dapat gawin yon. It just felt right. It felt right to be with him.